Minsan ba natanong nyo sa sarili nyo kung bakit kailangan 21 days ang pagkondisyon? Or basta-basta na lang tayo nakikigaya sa mga nakikita at napapanood natin, lalo na sa mga TV or YouTube? Bakit kailangan 21 days? Well mga kaibigan, itong pag-uusapan natin ngayon ay hindi katanungan ng isa nating viewer. No? So, itong pag-uusapan natin ngayon ay ang isang bagay na gusto kong malaman ninyo at matandaan nyo. Na may dalawang bagay kung bakit o may dalawang rason kung bakit kailangan 21 days ang pagkukondisyon ng ating alagang manok. Well, yung iba mga kaibigan, marahil nananalo sila sa 14 days conditioning, 7 days conditioning. Pero para sa akin, isa siyang malaking katangahan. Siguro yung iba magsasabi dyan na, bakit naman? Eh, yung mga manok ko, kinokondisyon ko lang na 14 days or 7 days, nananalo naman. Well, tama po. Pwedeng manalo yan, mga kaibigan. Hindi natin yan pwedeng tanggalan ng karapatang manalo. Imagine, mga kaibigan, yung manok nga na dinampot mo lang eh, tapos nilaban, nananalo. What more yung 7 days or 14 days mong inihanda? Pero kasi, mga kaibigan, sugal po yung pupuntahan ninyo. At ang sugal, pinupustahan natin. Yung pamusta doon, hindi pinupulot. Since sugal siya, hindi natin alam kung sino mananalo. Mananalo ba yung manok ko? Mananalo ba yung manok mo? Kasi sugal eh. So since hindi natin alam kung sinong mananalo, bakit hindi natin gawin yung tama? Tamang dami ng araw sa pagkukondisyon ng manok. Bakit hindi natin mas tindihan? Bakit hindi natin mas galingan sa pagkukondisyon? Bakit kailangan 7 days lang? Eh kaya naman 21 days. Kaya naman 365 days. Bakit 7 days lang? Bakit 14 days? So ito mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo yung reason bakit 21 days. Para pag dumating yung time na yung anak mo tatanungin ka or yung kapitbahay mo tatanungin ka kung bakit 21 days conditioning, eh alam mo yung isasagot mo. So ganito yan mga kaibigan, may dalawang rason bakit kailangan 21 days ang conditioning. So ito ang unang rason mga kaibigan. Ano? Ayon sa British University, ang 21 days ay yung dami ng araw na siyang pinaniniwalaan para mabuo ang panibagong habit. Let's say for example mga kaibigan, tayo or ako, sanay ako magising ng alas 12 ng tanghali. But one day nag-decide ako sa sarili ko na kailangan nagigising na ako ng 6 a.m. para maiwan ko na ang habit ko na alas 12 na o tanghali na nagigising. Kinakailangan ko ng 21 days na practice or training para mabuo ang panibagong habit na magising ng maaga. So sana naunawaan ninyo yung explanation ko. Pangalawa mga kaibigan, ito, this is a fact mga kaibigan, na ang pagkukondisyon ng manok may tinatawag na peak. No? Yung ibang nagkukondisyon, ayan lang yung alam nila, yung peak at saka off. Pero hindi nila alam yung up cycle at saka down cycle ng manok. Para mabuo ang tinatawag na up cycle, kinakailangan mo ng 21 days or 3 weeks actually. Kapag nasa up cycle ka mga kaibigan, bibilang ka ng 21 days para mapunta muli siya dun sa tinatawag na peak. At kapag nasa peak ka na o nasa tuktok ka na, let's say for example, nasa tuktok ka ng isang bundok, hindi ka na pwedeng tumalun para mas igitan pa yung peak mo. Ang tendency, bababa ka na ng bundok. Ayun yung tinatawag na down cycle. At para makumpleto or completely mapunta ka na sa tinatawag na lowest point, no, kinakailangan mo ulit ng minimum 3 weeks and that is 21 days. Ayun ang dahilan kung bakit kinakailangan, it's a must, no? Kinakailangan 21 days ang pagkukondisyon ng ating mga alagang manok. So kung talagang viewers kita, kung talagang matagal ka na sa akin nagsusubscribe, alam mo na meron akong Facebook page, no? Tumutulong, yung nagtatanong sa akin sa pagkukondisyon, nagsisend ako doon. Ang dami nagtatanong sa akin ng 14 days conditioning, 7 days conditioning. Hindi ko yan nire-replyan. Ngayon, kung mapapanood mo to, kung magtatanong ka ulit sa akin ng 7 days conditioning, 14 days conditioning, dito pala sasabihin ko na sa iyo, kaibigan, kung ganyan ka lang, kadami ng araw mag-condition, huwag kang pupusta ng malaki. Huwag kang pupusta ng malaki. Kasi ang tingin ko sa iyo ay umaasa lang sa swerte at hindi mo ginagawa ang swerte. Imagine mga kaibigan, yung iba nagko-condition 21 days, yung iba nagko-condition 365 days, pero natatalo pa rin. What more kung 7 days ka lang mag-condition?
No? So, urat na urat po ako dyan sa tanong ng tanong sa akin sa 7 days conditioning. Kahit itanong nyo po sa mga kilala nyo mga breeder, yung malalaking breeder, yung mga nagko-condition talaga, yung mga handler, kahit itanong nyo po dyan, yung talaga marunong hong mag-pointing ha, hindi po yung basta nakapanood lang, yung magre-recommend ng gamot, ganyan, ganyan. Itanong nyo sila kung ano yung upcycle, downcycle, alam nila yan. At ayan po yung mga bagay na ayaw nilang matutunan ninyo. Bakit? Kasi ang gusto nila, andyan lang kayo sa level ng klase ng pagmamanok. Bakit? Kasi ang gusto nila, every time natutungtong sila sa mga sabungan, lamang sila sa inyo. At ako po, sinasabi ko sa inyo ito lahat. Nanghihingi ba ako ng bayad sa inyo? Hindi po. Ang gusto ko lang ay lalong humigpit ang labanan sa Pilipinas. Bakit? Kasi ayoko pong makakakita ng tao na tinetake advantage ng mga taong malalaki or yung mga may alam na. Alam ko darating yung point na talagang higpit yung labanan sa Pilipinas. Especially ngayon, napakadali na lang ng information. YouTube, social media, Facebook, ang daming information. Nasa sa inyo kung kanino kayo maniniwala. Meron pa ako napanood na video, is endorser siya ng ano, ng gamot, no. Ayoko ng pangalanan or ayoko ng ibanggitin yung gamot. Nagtuturo siya ng pointing at alam nyo ba mga kaibigan, sinasabi niya sa tinuturo niya, kailangan daw uminom ng ganitong gamot para maging pointed ang manok. Well, that is bullshit mga kaibigan. Sobra. Kasi yung mga taong wala masyadong alam, agad-agad maniniwala dun eh. Agad-agad maniniwala sa kanya eh. Kailangan uminom ng nitong binibenta mo para maging pointed yung manok. Sasabihin ko sa inyo mga kaibigan, walang anumang gamot or walang anumang supplements or vitamins para maihatid ang inyong alagang manok sa tinatawag na pig. So, yung ibang mga maliliit na magmamanok mga kaibigan, wala sila masyadong information na nakukuha. Kaya sana i-share nyo yung mga bagay na natututunan nyo sa video ko. No? So, yun lamang po ulit, sana natandaan nyo o nuggets nyo po yung tinuturo ko. Para anytime, kung may magtanong man sa inyo, bakit 21 days ka mag-condition, alam mo yung sasagot mo. Hindi alam mo kung paano mag-condition, pero hindi mo alam yung dahilan bakit 21 days. No? Kasi mas magdaling gawin ang isang bagay kapag alam mo yung dahilan kung bakit. Di ba? So yun lamang po ulit. Maraming salamat. Sabado, mag-upload po ulit ako ng video. Sana patuloy nyo po ang suportahan. Maraming salamat po ulit, Anatomy of Champions.